Ilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamta ng araw. Siya'y nakatungtong sa maliwanag na buwan, labing dalawang bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa gawa, sa salita, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isa sa gawa ito ng makapangyarihang Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay, siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay ang lupa at langit. Kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwid na. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa ganong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo
at lilimiliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, 8 days ago, pinagdiwang natin ang pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. Ngayon yung oktaba o yung ikawalong araw mula nung pagdiriwang na yon. At ngayon, isa uling pagdiriwang patungkol sa ating mahal na ina ang ginagawa natin ngayon. Dahil ngayon, pinagdiriwang natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, bilang reyna ng langit at lupa. At ang katuruan na ito ay na-solidify at naipahayag officially by Pope Pius XII noong 1954. At si Maria bilang reyna ng langit at lupa ay nararapat lang na tawaging reyna ayon kay Papa Pio dahil unang-una siya ay ina ng Diyos. Siya ay naging ina ng ating Panginoong Hesukristo at ina nating lahat at ina rin ng simbahan. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas. At dumating ang Mesiyas na ito dahil na rin sa kooperasyon at pakikipagtulungan ng mahal na ina natin. Sa ating ebanghelyo, ito yung tinatawag na high point ng salvation history. Dahil sa ating ebanghelyo, sa bandang huli, narinig natin yung fiat, narinig natin yung pag-oo, narinig natin yung pagtalima sa kalooban ng Diyos ng Mahal na Birheng Maria. Nung sinabi niyang, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At lagi nating tatandaan na ang kahalagahan at kadakilaan ng ating mahal na ina ay laging nagmumula sa kanyang pagiging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nararapat lamang na tawaging reyna ang ating mahal na Birheng Maria dahil unang-una siya ay naging anak o naging anak niya ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, dapat lamang natawaging reyna ang ating mahal na ina dahil sa papel na ginampanan niya sa ating kaligtasan. Tinatawag si Mama Mary o tinatawag ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapamagitan sa Ama. Pero ang ating mahal na Birheng Maria ay tinatawag na tagapamagitan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, marami sa ating Pilipino, merong debosyon sa mahal na ina. Kaya nga, kilalang kilala yung Our Lady of Antipolo, yung sa Baclaran Church, ang ina ng laging saklolo, Our Lady of Manawag, at marami pang iba. Dahil nakikilala natin ang ating mahal na ina, bilang tagapamagitan, intercessor sa ating Panginoong Hesukristo. At pinapaalala sa atin na bilang reyna, lagi pa rin bukas ang ating mahal na Birheng Maria para dalhan natin ng ating mga panalangin. At pangatlo, tinatawag din o nararapat lang na tawaging reyna ang ating mahal na Birhen dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay hari.
Of course, nung umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesucristo noong Ascension at sumunod ang ating mahal na Birheng Maria noong Assumption, nagahari na ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil nagahari na ang ating Panginoong Jesucristo, natural lamang na ang kanyang ina ay ang inang reyna. At kinukuha natin ito doon sa paniniwala ng mga Hudyo at ng iba pang mga monarkiya na kapag ang hari ay merong nanay, ang pamumuno at ang karangalan ay laging nasa ina ng hari. Kaya nga ang mahal na reyna o ang mahal na Birheng Maria ay hindi lang mang ina kundi mahal na inang reyna. Kaya nga lagi din nating tatandaan na ang pagkareyna ng ating mahal na ina ay hindi saganang kanyang sarili. Hindi ito dahil sa kanyang sariling kadakilaan, hindi ito dahil sa kanyang sariling gawa, pero ito ay dahil hari ang kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Naging reyna ang ating mahal na ina dahil hari ang kanyang anak. Pero ang lahat ng ito ay nangyari dahil na rin sa pananampalataya ng ating mahal na ina. Dahil sa kanyang pagtalima, dahil sa kanyang kababaang loob, at dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang lahat ng ito ay dahil na rin sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa kadakilaan ni Mama Mary, hindi dahil sa magaling siya, hindi dahil sa karapat-dapat siya, pero dahil siya ang pinili ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos. Sabi nga, di ba, everything is grace. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Paalala din to sa ating mga tao na sa ating sarili, wala naman talaga tayong magagawa. Sa ating sariling galing, wala naman tayong mararating. At nawa, maging halimbawa natin si Mama Mary ng katotohanan na ito. Si Mama Mary, ang lahat ng kanyang kadakilaan at karangalan ay laging nakaugat at nagmumula sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. Naging dakila si Mama Mary dahil naging ina siya ng Diyos. Naging dakila si Mama Mary dahil tagapamagitan natin siya sa ating Panginoong Jesucristo. Naging reyna ang ating mahal na ina dahil ang anak niya ay ang ating hari. At ang lahat ng ito ay hindi dahil sa kanya. Lahat ng ito ay dahil sa grasya ng Diyos. Kaya lagi nating hihilingin ang panalangin ni Mama Mary. Na katulad niya, lagi tayong magkaroon ng bukas na isip at puso para sumunod sa utos ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. At nawa, katulad din niya, magkaroon tayo ng kababaang loob na laging sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao
at mga bansa. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga dukha at may sakit naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang mga namatay kasama si Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. O Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariyang Mahal na Birhen ay nakikiusap na saklolohan sana kami nang naghain ang kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos,
at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa halapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Isang araw, isang anghel, pangalan ay Gabriel, sinugo ng Diyos sa isang birhen. Maria, Maria, Puspos ka ng grasya, ang Diyos ay suma sa'yo at pinagpala ka. Ika'y maglilihi mga anak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus, anak
wakas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Paano to magaganap? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria at tinugon siya. Ang banal na Espiritu ay bababa sa iyo at lulukuban ka ng kataas-taasan. Ay maglilihit mga anak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas-taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Ika'y maglilihi mga anak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay sa paggunita kay Mariyang Birheng Mahal ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Manal na ina, Birheng sakdal ganda,
Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang alipin. Banal na Ina, Birhen sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.